Huwag ninyong isipin na walang pananagutan ng tao. Ang mga lasinggero, mananagot. Ang mga magnanako, mananagot. Ang mga mamamatay tao, mananagot. Ang mga gumagamit ng droga, ng marijuana dyan, mananagot sa Diyos. Ang mga bakla, ang mga tomboy, mananagot sa Diyos. Ang mga may kabit na madalas magsimba kapag may okasyon at umuwi sa kanilang kabit, mananagot kayo sa Diyos. Walang taong walang pananagutan sa Diyos. The Bible says in the book of Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya wala kayong kilalang taong hindi namamatay. Kaya namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Hindi niyo ba napagtatanto ng katarungan ng Diyos ay binabagsak sa inyong harapan sa mga nilalamay, sa mga binuburol, sa mga nililibing? Bakit namamatay ang tao? Sapagkat ito ang katarungan ng Diyos na ibinabagsak sa tao. Kaibigan, walang taong hindi mananagot sa Diyos sa araw ng kamatayan. Ang lahat ng tao sa labas ni Jesucristo ay kriminal, mga rebelde sa harapan ng Diyos. At ang apoy ng Diyos ang hahabol sa kanyang mga kaaway. Kaibigan, makatarungan ng Diyos. Sinasabi mo, mapapatawad naman ako ng Diyos. Ngunit ito, tandaan mo, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay katarungan. Bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, kailanman hindi niya inibig ang kasalanan mo. Kailanman hindi na gustuhan ng Diyos ang kasalanan. Siya ay Diyos ng katarungan, kung kaya't pinaparusahan niya ang kasalanan. Siya ay Diyos ng katarungan, kung kaya't walang taong hindi mananagot sa Diyos. Pag-isipan ninyo ito ngayong gabi na ito. Sa oras na bawian ka ng buhay, harap ka sa hukuman ng Diyos at pagbabayaran mo ang lahat ng mga binanggit mo, ang lahat ng mga inisip mo, ang lahat ng mga ginawa mo dito sa lupa. Walang silbi ang kayamanan sa oras ng kamatayan. Walang silbi ang mga mabubuting gawa sa oras ng kamatayan. Walang silbi ang relihiyon sa oras ng kamatayan ng tao. At sinasabi ko sa inyo ito ng may buong pagmamahal. Kapag nagpatuloy kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay kayo sa inyong kasalanan at tutungo sa impyerno o sa lawa ng apoy. Ngunit 2,000 taon na ang nakalipas, isang araw, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. Ang masamang balita, walang taong makasalanan ang hindi mananagot sa Diyos. Ang mabuting balita, may nanagot na sa ating mga kasalanan. Isang Diyos na nagkatawang tao at ang pangalan niya ay Jesus. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. The Bible says, makinig po mga mamamayan ng bayan pare, ito ang napakagandang balita na maririnig ninyo sa buong buhay nyo. Imbes na tayo ang managot sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos, ang mabuting balita may nanagot na sa ating mga kasalanan. Si Jesucristo ang bugtong na anak ng Diyos. Through His love, mercy, and grace, God gave us His Son. The Bible says in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Si Jesucristo ay bumaba mula sa langit, bumaba dito sa lupa,
upang ialay ang kanyang buhay. Kaibigan, alam mo na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At hindi lamang siya namatay, siya ay inilibing. At pagkatapos ng tatlong araw, ay muling nabuhay. Kaibigan, may namatay na para sa atin. Mayroon nang nanagot para sa ating mga kasalanan. Ang bugtong na anak ng Diyos na walang kasalanan, si Jesucristo. Kaibigan, inako ni Jesus ang mga kasalanan natin nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus dinanas niya ang kaparusahan na dapat danasin ng bawat taong makasalanan. Kaibigan, namatay si Jesus para sa iyo. Ikaw na nakikinig ng tinig na ito, ikaw ang pinunta ng Diyos. Ikaw ang pinunta ni Jesucristo. The Bible says in the book of Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Tayo yung nawala sa Diyos. Tayo yung mga naligaw at nalayo sa Diyos dahil sa ating mga pagkakasala. Ngunit anong dakilang pag-ibig ito? Tayo ay hinabol ni Jesucristo. Bumaba siya sa lupa na buhay ng matuwid. Isang klase ng buhay na kailanman ay hindi natin kayang ipamuhay. Siya ay naging kaluguran ng Diyos at ang lahat ng kanyang mga ginawa ay naging kaluguran ng Diyos. Kaibigan, pag-isipan mo ito, ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Huwag mo isipin na araw-araw ay mabubuhay ka. Maraming tao ang nagising ngayon, ngunit hindi lahat nagising. May iba huling tulog na kagabi at hindi na nagising. Kaibigan, kaya binuhay ka pa ng Diyos ay dahil binibigyan kanya ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita. Si Jesus ang nagliligtas. Si Jesus ang nagbibigay ng kapatawaran. Si Jesus ang naglilinis ng kasalanan. Walang ribulto, imahe o santo ang pwedeng magligtas sa inyo mula sa kamatayan sa impyerno. Walang tao, walang relihiyosong tao ang makapapasok sa langit maliban na lamang kung siya ay lalapit sa Panginoong Jesus. Si Jesucristo lamang ang daan tungo sa langit at wala nang iba. Kaibigan, sasabihin ko